Ito ang dapat sana'y ospital ng Makati na sinimulang itayo noong panahon ni Mayor Junjun Binay. Kulang-kula sa 2 bilyong piso ang naibuhos na dito pero hindi pa rin matapos-tapos dahil kinekwestiyon ng Commission on Audit ang gastos dito. Ayon kay Renato Bondal na dating kakampi ng mga Binay sa Makati at ngayon kalaban na rin sa politika, ayaw na muna ituloy ni Mayor Abby Binay ang proyekto hanggat hindi tapos ang fraud audit ng COA. Hindi naman matatapos ni Junjun yan eh, dahil overpriced na yan eh. Sinimulan niya nung panahon niya. Ayon din kay dating Vice Mayor Ernesto Mercado na dating malapit sa mga Binay, ito ang isa sa pinag-aawayan ng magkapatid na Abby at Junjun Binay. Ang sabi ni Mayor Abby, i-clear niyo muna yan sa COA. Pero yung bayaran ko, na madadamay ako sa overprice, hindi ko babayaran yan. Ayon naman kay Bondal, bukod pa ito sa pangamba ng mga kapatid ni Mayor Abby na ang susunod na magiging mayor ng Makati ay hindi isang Binay. Parang gustong kumandidato ni Congressman Luis Campos, yung may bahay ni Mayor Abby, gusto na rin mag-mayor. Ayaw naman ng Junjun Binay na mangyari yun. Sa gitna ng pag-iikot sa La Union, pinabulaan na naman ni Senador Nancy Binay na may kinalaman ang issue ng ospital sa Makati sa away ng kanyang mga kapatid. Una-una, pinupush din naman talaga ng kapatid ko na dapat magkaroon ng ospital dun sa unang distrito dahil dun sa ospital ng Makati ngayon, kulang na yung facilities eh. Kaso lang, ginawa pinolitika ni Mercado at saka ni Bondal yung ospital na yan. Ayon kay Senador Nancy, personal at politika ang sanhi ng hidwaan ni na Abby at Junjun. Henry Omaga Diaz, ABS-CBN News.